Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Migloy. Taong 1984. Sagada, Mountain Province. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira malapit sa baryo ng Agid, itong si Migloy. Ang kanilang hanap buhay noon, pangunguha ng mga galang hayop sa bundok at pagbebenta ng mga gulay na itinatanim nila. Kahit ganun lang ang pamumuhay nila Migloy, na itataguyod naman niya ng maayos ang kanyang pamilya. Meron na pala siya noong dalawang anak, isang babae tapos isang lalaki. Yung lalaki nasa edad 17 anyos na, habang yung kapatid naman nito nasa edad 13 anyos. Para makapag-aral ang dalawa nang wala silang gaanong alalahanin, minabuti nila Migloy na patirahin ito sa kapatid ng asawa niyang nakatira sa sentro. Mas mainam kasi na doon yun manirahan para naman kahit papaano hindi na sila gaanong mag-alala tuwing uwian. Medyo nababahala rin kasi sila Migloy sa daan patungo sa kanilang tahanan, lalo pat puro yung kakahuyan. Dahil sa ganun nilang sitwasyon, nakikita na lamang nila ang kanilang mga anak tuwing bakasyon. Mainam na ito kesa naman araw-araw silang kinakabahan para sa sarili nitong kaligtasan. Tiwala naman sila sa tiyahin ng mga anak niya sa kadahilan ng deboto naman ng pamilya ng mga ito sa simbahan. Sa loob ng tatlong pananatili ng kanilang anak sa poder ng kapatid ng kanyang asawa, naging maayos naman ang lahat. Tuwing may oras sila noong pumanhik sa baryo, binibisita nila ang mga ito, bit-bit ang iilang prutas at kakaning kanilang dala. Lubos naman yung ikinatutuwa ng mga anak nila, gawa ng paminsan-minsan na lang din silang magkita. Ayon kay Migloy, wala naman talagang kakaibang nangyayari noon sa kanilang pamilya. Yung tipong masaya lang sila, tapos kontento sila sa kung anong meron sila. Ngunit, makalipas lamang noon ng ilang buwan bago sumapit ang bakasyon, doon na nakaramdam ng kakaiba silang mag-asawa. Noong bumisita kasi sila sa bahay nito, wala sila roong nadatnang tao. Ayon sa mga kakilala nilang napagtanungan nila, umalis ang pamilyang naninirahan doon kasama ang mga anak nila. Wala naman itong sinabi kung saan yung tutungo, basta ayon sa lalaki, bibisita muna sila pansamantala sa lugar na kinagisna nito. Dagdag pa ng taong yun na, masaya naman noong nakita nito ang dalawa nilang anak, kaya na may hindi na nila yon tinanong kung nagpaalam ba ang mga ito sa kanilang mga magulang. Dahil sa sinabi ng lalaking yon, agad namang tinanong ni Migloy ang kanyang asawa ukol sa lugar na kinalakihan ng asawa ng kapatid nito. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, laking gulat na lamang niya nang malaman niyang maging ito man, walang kaide-ideya. Ayon sa kanyang asawa, hindi naman nakikipag-usap sa kanya ang kapatid nito ukol sa asawa nitong ilang taon pa lamang nitong karelasyon. Dagdag pa nito na, ang buong akala niya, malapit lang ang lugar nito sa Sagada. Mariin ding inilahad ng asawa niya na wala siyang dapat ipag-alala, lalo pat kasama naman ito ang kanyang kapatid. Matapos naman yung marinig ni Migloy, hindi naman niya maiwasang mag-alala para sa kalagayan ng kanyang mga anak. Makalipas pa ang ilang minuto, nang hindi na niya maatim ang pangyayaring yon, doon na siya nagtanong-tanong sa lahat ng mga kapitbahay nito. Pero maging ang mga ito man, hindi kayang sagutin ang mga katanungang hinahanapan niya ng kasagutan. Maya-maya pa, nang mapansin na nilang malapit nang sumapit ang gabi, doon na sila nagdesisyon na umuwi. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa maaaring pinuntahan ng mga ito. Si Migloy noon galit na dahil hindi man lang siya nerespeto ng kapatid ng asawa niya.
Siyempre, kahit malayo sila, karapatan pa din naman nilang malaman kung saan ito dinadala ang kanyang mga anak. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, minabuti muna nilang mag-usap ukol sa kanilang gagawin kinabukasan. Ah, basta bahala ka. Basta ako hahanapin ko ang mga anak ko bukas. Ang lapit-lapit lang natin, oh. Bakit hindi sila makapagpaalam? Dahil ba doon yun sa kanila nakatira? Akala ba nila pag-aari na nila mga anak natin? Konting respeto lang naman ang hinihingi ko, Gemma. Mahirap bang gawin yun? Uwi ka ni Mikloy sa kanyang asawa. Matapos namang marinig nito ang kanyang sinabi, hindi na yun umimik. Gawa ng aminado naman itong tama ang mga bagay na sinasabi ni Mikloy sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, minabuti na nilang maghanda para sa kanilang hapunan. Sa paglipas ng gabing yon, wala naman silang ibang inisip kundi hanapin ang dalawa nilang anak kinabukasan. Pagpatak ng alas 4 ng madaling araw, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, kasalukuyan ang naglalakad si Mikloy patungo sa bahay ng kapatid ng asawa niya. Sa pagdating niya noon sa baryo, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang mga itong naglalakad sa kalsada kasama ang mga anak nila. Pagsilay naman ni Mikloy sa dalawang bata, tila bang nakaramdam siya ng kakaiba, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na hindi yun normal. Siyempre bilang ama, kilala niya ang normal na estado ng kanyang anak. Walang sabi-sabi, agad naman niyang nilapitan ang kapatid ng asawa niya, sabay tanong kung saan yun pumaroon. Inilahad niya rin sa mga ito na pumunta sila sa bahay nito noong nagdaang araw, kaya wala silang maitatago. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, agad naman yung sumagot sa kanya ng, "Bumisita lang kami sa bahay ng mga magulang ko. Wala naman kaming ginawang masama roon. Bakit ba ganyan ka magsalita? Sinisigawan mo pa kaming mga nag-aalaga sa anak mo? Rumespeto ka, Mikloy. Nakikisama kami sa inyo." Dahil sa sinabi nito, hindi na nga napigilan ni Mikloy ang kanyang nararamdamang galit at matinding pagkainsulto. Nang akmang magsasalita pa ang lalaking yon, agad naman niya yung sinapak sa muka, sabay sipa sa tiyan nito. Pagbagsak nito sa lupa, buong puwersa naman niya yung sinunggaban na siyang naging sanhi upang magpagulong-gulong sila sa daan. Halos inabot din ng ilang minuto ang kanilang pagbubuno bago sila tuluyang maawat ng mga taong napadaan. Dahil sa pangyayaring yon, nagdesisyon na siyang kunin sa poder nito ang kanyang mga anak. Sa isip-isip niya, walang kwenta ang mga ganoong tao dahil sa wala yung pag-intindi sa nararamdamang pag-aalala ng isang ama. Nang medyo humupa na ang tensyon sa pagitan nila, sinagot-sagot pa yun ni Mikloy, dala ng galit niya. "Palibasa, wala kayong anak, kaya hindi niyo nararamdaman ang pag-aalala ko sa dalawang ito. Oh, sabihin na nating sa inyo sila nakatira. Pero sana man lang, bago kayo gumawa ng kung ano, dapat inabisuhan nyo man lang kami. Mapapalitan nyo ba sila kung may nangyari sa kanilang hindi maganda?" Galit na sagot ni Mikloy sa mga ito. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, noon ding mismong oras na yon, kinuha na niya ang lahat ng gamit ng kanyang mga anak. Akala niya, yun na ang magtutuldok sa lahat ng hindi pagkakaintindihan, pero nagkamali siya dahil pagka-uwi nila noon sa kanilang tahanan, meron na siyang napansing kakaiba sa mga anak niya. Ayon kay Mikloy na, habang pinagmamasdan niya ang mga ito, napansin naman niyang parang hindi ata normal ang pangingitim ng labi ng dalawa. Mayat maya din yung tulala at ang mas nakakaalarma pa sa lahat, hindi yun kaanong nagsasalita. Sa pagpasok nila sa loob ng kanilang pamamahay, laking gulat na lamang ni Mikloy nang bigla na lamang yung mahimatay. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman nila yung pinahiga sa kanilang mga higaan
para tingnan ang kasalukuyan nitong kalagayan. Habang pinagmamasdan nila ang dalawang bata, halos hindi naman nila mawari kung ano ba ang eksaktong nangyayari rito. Pag-alis nila ng mga damit nito, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang dalawang butas sa dibdib nito na namamagana. Naglalabas din yon ng mabahong amoy na siya namang maihahalin tulad mo sa inuuod na katawan ng isang hayop. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na sila nagdalawang isip na patingnan yon sa manggagamot. Kahit papaano, may kilala naman sila sa baryo, kaya kampante silang malalapitan nito anumang oras. Sa pagsapit ng alas 6 ng hapon, kasalukuyan na nga silang naglalakad patungo sa bahay ng albularyo. Pagdating nila roon, bumungad sa kanila ang matandang babae na abalang-abala sa pagsusunog ng balat ng nyog. Matapos naman nila itong masilayan, dali-dali naman sila roong pumunta para ilahad ang tungkol sa nangyari sa mga anak nila. Nang marinig naman ang matanda ang kanilang sinabi, agad naman sila nitong pinapasok sa loob para kausapin. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nag-umpisa na yung mag-usal para alamin ang kalagayan ng mga ito. Unang ginawa noon ng manggagamot ay ang pagtatawas sa dalawa nilang anak. Marami rin yung ipinatong na dahon sa butas nito sa dibdib habang patuloy yung pinauusukan ng tabako nito. Maya-maya pa, paglapat ng matanda ng kanyang mga kamay sa butas ng dibdib ng mga anak niya, kitang-kita niya kung papaano yun huminga ng malalim habang dumidilat ang mga mata. Pag-alis naman ng manggagamot sa mga kamay nito, dahan-dahan naman yung tumingin sa kanila habang nagwiwika ng "Markado ng aswang ang pisikal na katawan ng mga anak ninyo. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Pero kalimitan kapag ganito na ang estado ng isang tao, araw na lamang ang bibilangin bago ito mawala." Ayon pa sa albularyo na, maaaring ang napuntahan ng mga anak nila ay pugad ng mga aswang. Kaya lang yun nakauwi pa ay dahil maaaring ipinahintulot ito ng lalaking kapatid ng asawa niya. Dagdag pa ng albularyo na, sa oras na magawa na niyang mapagaling ang dalawang bata, mas mainam na huwag niya muna yung patirahin doon nang sa gayoy makaiwas. Mariin din itong inilahad sa kanila, malaki ang posibilidad na matagal na ring panahong nakakain ang dalawa ng karne ng tao. Sapat ng basihan para sa matanda ang butot balat nitong pangangatawan. Ayon pa sa matanda na, kapag ang isang tao ay kumakain ng kauri nito, baliktad ang progreso ng katawan nito. Imbis na yon ay pataba, unti-unti yung namamayat hanggang sa maging butot balat na ito. Yun ang rason kung bakit karamihan sa mga aswang ay mapapayat. Matapos naman yung marinig ni Mikloy, halos mapuno naman siya ng galit sa kadahilan ng hindi niya lubos sukat akalain na ang mga taong pinagkakatiwalaan niya ng husto ang siyang magtatraidor sa kanya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inabisuhan muna siya ng matanda na huwag na munang gagawa ng paraan para maghiganti. Hanggat maaari, pagtuunan muna nila ng pansin ng kanilang mga anak nang sa gayoy mabilis yung gumaling. Sa paglipas ng mga araw, wala naman silang ibang ginagawa kundi ang magbantay sa dalawa nilang anak na halos wala pang malay. Magdadalawang araw na rin yung hindi kumakain at ang tanging pinagkukunan na lamang ng sustansya nito ay ang mga halamang gamot at tubig na pilit ipinapasok ng manggagamot sa mismong bunganga ng mga ito. Isang linggo pa noon ang lumipas, kahit papaano, nagkakamalay na ang kanilang mga anak. Bagaman namamaga pa rin ang dalawang butas nito sa kanilang mga dibdib, mas mainam na yon, lalo pat para sa kanila,
Masaya na silang makitang may malay ang mga anak nila. Sa pagsapit ng 9 ng gabi ng karamdaman ng mga ito, mariin naman silang inabisuhan ng albularyo na magpakatatag, lalo pat yon ang gabi ng paglabas ng mga tanim na insekto sa loob ng katawan ng bata. Matapos naman yung marinig ni Mikloy, minabuti naman niyang tingnan ang dalawa niyang anak na nakaratay sa higaang naroon sa gitna ng sala. Sa pagsapit ng 9 ng gabi, habang nagbabantay sila Mikloy, doon na nila narinig ang unti-unting pag-ungol ng kanilang dalawang anak. Noong una, purong pag-uungol pa lamang ang ginawa nito, pero hindi naglaon, bigla na lang yung nag-umpisang gumalaw sa pamamagitan ng pagtaas ng kanilang mga katawan sa higaan. Makalipas pa ang ilang minuto, nagsimula na ngang sumigaw ang mga ito na siyang naging sanhi upang lagyan yon ng busal sa bibig ng manggagamot. Kaya yon ginawa ng matanda ay para masigurong hindi ito maririnig ng mga aswang na umaaligid. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, nanatili naman siya sa tabi ng dalawa niyang anak, naghihintay sa kung anumang maiuutos sa kanya ng matanda. Maya-maya pa, matapos naman itong mag-usal, dahan-dahan na nitong inilapat sa dibdib ng dalawang bata ang dalawang krus nitong hawak na ginawa nito mula sa dalawang maliit na patpat na pinagtagpi lamang ng tali. Matapos naman yung gawin ng matanda, nagpatuloy lamang yon sa ginagawa nitong pag-usal hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na nilang nasilayan ang paglabas ng samut-saring mga insekto sa katawan nito. Merong gagamba, bangaw, alupihan, uod at kung ano-ano pa na halos hindi mo lubusang aakalain na nasa loob pala yon ng katawan ng dalawang bata. Ayon kay Mikloy, halos inabot ng 1 balde ang mga insektong lumabas mula sa mga katawan nito. Matapos ang mga pangyayaring yon, panay na rin ang pagsusuka ng mga anak niya ng mga likidong merong mga malalaking piraso ng karne na animoy hindi kayang tunawin ng kanilang mga katawan. Nang mailabas na nila ng tuluyan ang mga bagay na yon, unti-unti naman nilang napapansin ang paggaan ng katawan ng mga ito. Pagkaraan pa ng 1 minuto, inilahad sa kanila ng matanda, tapos na ang ginagawa nilang gamutan. Nang marinig naman yon ni Mikloy, pakiramdam niya, nabunutan na siya ng tinik sa kanyang katawan. Habang nagpapahinga sila noon ng albularyo, doon ito inilahad sa kanya ang mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Ayon sa matanda, kung hangad niya talagang maghigante sa kinakasama ng kapatid ng asawa niya, kinakailangan niya yung paghandaan. Naniniwala ito, hindi magiging madali para sa katulad niyang pangkaraniwang tao ang makipaglaban sa ganoong uri ng nilalang. Dagdag pa nito na, sa gagawin niyang yon, may posibilidad na mapaslang siya ng nilalang na yon. Kung ako sa iyo, Mikloy, mangupahan ka na lang ng mga mersenaryo. Sila ang huhuli sa pinapadakip mo, pero ikaw naman ang papatay dito. Parehas lang naman yun. Ligtas ka na. Makakapaghigante ka pa. Payo ng albularyo sa kanya. Dagdag pa nito na, kung susunod siya sa nais nito, marami yung maipapakilala sa kanyang mga mersenaryo. Nang marinig naman ni Mikloy ang tungkol doon, maigi naman niya yung pinag-isipan sa kadahilan ng aminado naman siyang wala silang sapat na salapi para bayaran ang serbisyo ng mga ganoong tao. Dahil dito, pinili na lamang niyang siya ang huhuli sa nilalang na yon para maisakatuparan ang kanyang paghihiganti. Nang mapansin naman ng matanda ang kanyang hinaing ukol sa salapi, mariin itong inilahad sa kanila. Hindi lang pera ang kailangan ng mga mersenaryong kakilala nito. Alam ng matanda na merong sapat na lupa sila Mikloy na maaaring maibigay sa mga taong yon.
pagkalahad naman ng matanda ng tungkol doon, agad naman siya roong napatingin habang sumasagot ng, "Sige ho, kung lupa ang kabayaran, nakahanda ho ako dyan." Sa pagkasundo nilang dalawa, agad namang nagpakawala ng isang itim na paru-paro ang matanda. Dalawang araw pa noon ang lumipas, may kumatok sa pinto ng bahay nila Mikloy na mga hindi inaasahang bisita. Pagbukas niya rito, doon bumungad sa kanya ang apat na lalaking bagong-bago sa paningin niya. Bawat isa sa mga panauhing yon, nakasuot ng mga pangkatutubong kasuotan na parabang nanggaling pa ang mga ito sa sibilisasyong hindi pa gaanong napapasok ng mga taong naninirahan sa makabagong komunidad. Matapos naman niya yung masilayan, minabuti naman niyang maisakatuparan ang mga nais niya. Pagsilay naman ng mga mersenaryo sa lugar na kanyang itinuro, agad naman yung tumango at kasabay nito ang mabilis nitong paglakad papalayo. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, habang sila'y nagpapahinga, bigla na lamang siyang nagising matapos niyang makarinig ng mga kakaibang atungal di kalayuan sa bahay niya. Pagsilip niya noon sa siwang ng dingding nila, bumungad sa kanya ang apat na mersenaryong nakaupo sa harapan ng apat na sulo kung saan sa pinakagitna nito. Doon niya nasilayan ang kinakasama ng kapatid ng asawa niya na nakatali sa isang posteng nakatayo. Dahil dito, agad namang nandilim ang paningin ni Mikloy kung kaya't walang takot naman niyang binuksan ang pinto. Sabay hugot ng talibong niyang nakasuksok sa dingding. Sa pagdating niya sa harapan ng nilalang ngayon, nang akmang tatagain niya na ito, agad naman siyang pinigilan ng mga mersenaryo. Pagsilay naman niya sa mga ito, agad naman siya nitong inabutan ng isang latigo na gawa sa buntot ng pagi. Matapos nun, sinenyasa na siya nito na hatawin ang nilalang na kanilang nahuli. Matapos naman yung maunawaan ni Mikloy, paulit-ulit naman niyang hinampas ng latigo ang nilalang na yon. Sa halos 10 beses niyang paghataw dito, kitang-kita niya kung papaano yon namimilipit sa sakit. Noong una, nagagawa pa nitong mapanatili ang totoo nitong wangis, ngunit hindi naglaon, wala na rin yung nagawa, kundi bumalik sa pangkaraniwang anyo nito. Pagsilay naman ni Mikloy sa pagmumukha ng lalaking yon, mas lalo pa siyang nakaramdam ng matinding galit na halos dumating na sa puntong hindi na niya mawari kung ano ang kanyang ginagawa. Maya-maya pa, nang medyo humupa na ang galit na nararamdaman niya, napansin na lamang niya ang lalaking yon na nakalupay-pay na mula sa posteng pinagtalian dito. Sinubukan pa yung gisingin ng mga mersenaryo pero wala na talaga yung malay buhat sa natamo nitong pinsala sa katawan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, muli naman siyang binigyan ng isang punyal para undayan ng saksak ang dibdib nito. Nang maunawaan naman yon ni Mikloy, agad naman niya yung ginawa na siyang naging sanhi para tuluyan ng bawian ang nilalang na yon. Matapos ang mga pangyayari, doon pa lamang ito kinuha ng apat sa posteng kanilang pinagtalian nito. Bago sila tuluyang umalis sa pamamahay ni Mikloy, inabisuhan siya nitong huwag mag-alala sa mga kadugo ng aswang na pinatay niya. Pagkasenyas naman ang mga ito sa kanya, dali-dali naman yung umalis. Sa paglipas pa ng mga araw, palagi na niyang nasisilayan ang mga mersenaryo na naroon sa lupaing ibinigay niya rito. Bagaman hindi yun doon gumagawa ng kahit na ano, napapansin niyang may mga pagkakataong naghuhukay ang mga ito na parabang meron yun doong hinahanap. Hindi naglaon, doon na niya napansin ang unti-unting paggamatay ng lupang yon na siyang naging hudyat para sa mga mersenaryo upang itigil na ang pagbisita rito. Taon pa ang lumipas, hindi na talaga mapakinabangan ang lupang yon. Ayon kay Mikloy, para na yon doong naging purong luwad na siya namang nagpapasawalang kakayahan para sa mga damo
na tumubo sa paligid nito. Ayon sa albularyong kakilala niya, nakuha na ng mga katutubong yon ang mutsang hinahanap nila sa lugar. Yon ang nagsilbing kabayaran ni Mikloy para maisakatuparan ang paghihiganti niya sa traidor na kamag-anak niyang aswang. Ayon kay Mikloy, sa lahat ng naging desisyon niya ay wala siyang pinagsisihan. Alam niya rin na siya ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang lupa, gawa ng ang naging kabayaran ng paggaling ng kanyang anak at pagpatay niya sa aswang ay yung ginawa na pagsipsip sa lupa ng mutya ng mga mercenaryo. Okay, opinyon ko sa kwento. Hindi ko makita kung sino yung may mali sa dalawang panig, eh, no? Kasi unang-una, parang kaya naman nila Mikloy na yung dalawang anak niya ay nasa poder nila. Hindi niya na kailangan na paalagaan pa dun sa kapatid ng asawa niya, di ba? Kasi yung kinakasama nun, aswang pala. Siguro itong dalawang to, hindi magkaroon ng anak. Kaya naisip nila na, bakit pa natin pahihirapan yung mga sarili natin? E total naman, pinapaampo ni Mikloy sa atin yung mga anak nila, eh. Gawin na lang rin nating aswang. Pwedeng ganun, di ba? O hindi naman kaya talagang nasa dugo na nung lalaki na yon na mangyanggaw. Diba? Buti na lang talaga magaling yung albularyong nilapitan nila Mikloy. Kasi kung sakasakali man, hindi na talaga mapapagaling yung dalawang bata na yon, eh. Pero nagawa niyang mapagaling, di ba? Tapos may mga kakilala pang mababangis na mersenaryo. Ngayon ko lang narinig yung ganong klase ng mersenaryo na tumatanggap sila ng kabayaran pero lupa. Pero hindi basta-basta yon. Kasi kung ano yung nanananahan dun sa lupa mo, kung ano yung sustansya, kung ano yung kapangyarihan, kung ano yung mutya na nando dun, hihigupin nila yon lahat-lahat hanggang sa mawalan na ng silbi yung lupa mo. Diba? Ang angas nun, diba? Ngayon ko lang narinig yun, eh. Medyo nakakatakot kung pakikinggan, diba? Pero kung talagang gusto mong gumante, tas wala ka naman alam sa lihim na karunungan, sila talaga yung lalapitan mo. Ang galing nun, diba? Pero overall sa kwento, medyo nalito lang talaga ako, no? Na kaya pala talaga nilang alagaan yung mga anak nila. So ang tanong ko lang, bakit nila pinaampon? Pero yung mga mercenaryo, sobrang babangis nun. Wala akong masabi. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.